Barkada, welcome back na naman sa aking YouTube channel. Right? Okay guys, ako nga pala ang mong lingkod. Yan. Talon-talon. Basta. Ngayon naman guys, magkakabit tayo ng relay sa aking headlight. No? Excuse me. Ang tanong, bakit kailangan lagyan ng relay ang headlight? Yan ang ating alamin at ipapakita sa inyo kung bakit kailangan lagyan ng relay ang stock na headlight, no? Okay, ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang dahilan kung bakit kailangan lagyan ng relay ang aking headlight, no? Ito yung ignition switch, yan, power, at itestingin naman natin guys. Paalala ko lang, no, malakas yung aking battery, no? Sa katunayan, may push button itong motor na to. Testing natin. Okay. So guys, malakas talaga yung aking battery, no? Yan. Pinapaliwanag ko lang sa inyo guys na pinapakita ko sa inyo na malakas yung aking battery. Kasi pag mahina ang yung battery, ganun din yung mangyayari, no? Kagaya ng troubleshoot na ito, no? So papatay lang natin yung ating ignition switch. Ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo ang pinagkaiba ng may relay sa headlight, no? Gagawin natin, isi-signal light ko yung aking signal light, no? Ipapakita ko yung diferensya kung bakit kailangan lagyan ng relay yung ating headlight, no? Yan guys, ha. Okay, signal light tayo sa kaliwa, ay kanan. Yan. Ito na yung trigger o yung pinaka ilaw sa dashboard ko, no? Ngayon, pupunta naman tayo sa aking neutral light. Yan. Excuse me. Kung napapansin nyo, sumasabay yung signal light sa neutral light. Yan. Yung camera. Kita nyo, no? Okay. Kaya ako sinabing malakas yung aking battery kasi nga, pag mahina ang battery mo, sasabay yung signal light at neutral light pag mahina yung battery. So pinakita ko naman sa inyo na malakas yung aking battery. Yan. Okay, signal light pa rin natin siya kahit umaandar, isi-signal natin. Sa kaliwa naman tayo. Umaandar na yung motor at nag-charge na rin yung battery. Kahit na malakas pa rin yung aking battery, pag signal light niya, nagsisignal pa rin yung neutral light, no? Tapos na tayo sa pagsabay ng neutral light. Ngayon naman guys, bubuksan ko yung headlight, no? Ito yung aking switch ng headlight. Okay, paalala ko lang guys, battery operated na ang aking motor at papakita ko sa inyo. Ngayon guys, binuksan ko na yung headlight ng aking motor. Itestingin naman natin siyang signal light ngayon, no? Sa kanan tayo, kanan. Alright. Kung nakikita nyo, nagsisignal light na. Ayan. Nagsisignal light na siya. Tapos, ito rin yung aking neutral light. Nagsisignal light din siya, no? Nagbe-blink, sumasabay, no? At ito naman yung aking headlight. Yan. Okay, nakikita, di ba? Sumasabay din siya sa headlight. Yung signal light, sumasabay din yung headlight. Kaya kailangan natin lagyan ng relay yung headlight. Yan, patayin ko muna. At yan ang aking ipapaliwanag sa inyo. Okay, off ko muna.
Okay guys, lalagyan natin ng relay yung headlight at mapapasama na rin yung pag-signal ng headlight at neutral light. Ibig sabihin, palalakasin pa natin yung impact ng supply ng mga positive at negative, no? Step by step, tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng relay sa ating headlight. At hindi lang siya para mawala yung pagbiblink ng signal light o pagsabay ng signal light. Ang kagandahan kasi guys, pag may relay yung headlight natin, kahit yung stock na headlight, ay mas lalakas palalo yung ating headlight, no? Mas maliwanag siya. Malaking bagay ito guys, kasi nga marami sa atin nagbiblink or mahina yung kanilang headlight, no? Ito yung paraan para mapalakas natin lalo yung ating headlight. Kailangan lagyan natin ng relay. So gagawin natin guys, mapaglasin muna ito. Okay, yan, natanggal ko na yung aking fairings, no? At ngayon naman guys, ito yung relay na aking gagamitin. Yan, yung bush. Transparent siya. Kung naalala nyo, ito yung tinanggal ko sa mini driving light. Yan, ito yung isang relay. Okay, ito. Hindi yata masyadong nakikita. So dito sa ating relay, may number 30. Ito yung number 30. Yan, pare-pareho siya ng color coding ng wire kasi nga yan lang yung available. So nakasalpak na siya, no? Naka-install na yung mga socket. Yan. Hindi na natin ngayon pwedeng tanggalin kasi nga mas maganda na ilapat niya. Dito sa relay, meron ditong number 30. Yan. Number 30. At yung bahaging kanan, yan, yun yung 85. Ito yung 85. Ito yun. Yan. Sa bahaging kaliwa, ito naman yung 86. Okay guys, balik tayo. Itong isa guys sa number 87. Yung 87 tapat ng number 30, no? So mamaya ko na ipapaliwanag guys ang pagkabit nito, no? Kasi ang gusto ko, pinapanood nyo siya. At huwag kayong mag-i-skip para iwas komento, no? Maiwasan natin yung sobrang pagtatanong, no? Kasi malinaw naman doon sa video na nanduhon lahat. Kaya nga natin pinapaliwanag ng maayos para magabayan ko kayo at matutunan nyo yung tamang pag-i-install ng relay sa stock na headlight, no? Yung pag-install natin ng relay sa headlight, ito yung mga kumukurap ang ilaw, no? Mahina ang ilaw, no? So step by step guys, balik tayo doon sa motor, no? Okay, dito na tayo. Okay, ito na yung number 85. Number 85 ng relay, yan. Dinugtungan ko na siya ng wire, no? Dito sa wire niya guys, walang problema kung pare-pareho ng kulay. Kasi nga, wala nang available na ibang kulay, no? So, pwede na to. Yan, dinugtungan ko na siya ng wire. Tapos yung pinagdugtungan, hindi ko muna siya babalutan kasi nga may gagawin pa tayo dyan mamaya. So ito na yung number 30 ng relay, inabaan ko rin ng wire. Yan yung number 85, kasi nga isasama ko na rin yan sa ground, no? Pagapang sa papunta sa battery. Yan, sasama ko na dyan at may isasama pa ako dito mamaya, no? Pero pagsasamahin ko na to. I-organize ko na siya. Organize ko na, no? Yung
85 at yung number 30 pinagsama ko na. Pero pagdating nga dito, hindi ko pa siya binalutan kasi nga may isasabay ako dyan, no? Yan. Pinagsama na natin kasi magkasama talaga yan yung pupuntahan nilang koneksyon. Yan, pinagsama ko na, no? At yung 86 naman, ito yung 86 at yung 87, yan, pagsasamahin ko na rin yan sila. No? I-organize na natin yan. Pero naglagay ako ng tanda, no? Ibig sabihin ko nakikita yung dulo, yan. Tinandaan ko siya, no? Ito yung 87, no? Lagyan ko siya tanda, yan. At ito yung 86. Para mas malaman ko siya kahit na balutan na siya, malalaman ko kung ano yung 86 or 87. Kasi nga, nilagyan ko siya ng palatandaan. Ganun din sa ano, no? Ganun din dito, no? Ayan, ito yung isa, yung papunta sa battery. At papunta naman sa negative yung isa. Sa battery din, no? Ayan. So, naglalagay ako ng palatandaan, guys. Kasi nga, hindi pa natin siya na ikakabit. Ino-organize ko na. Ibig sabihin, binabalutan na natin para mas malinis siya tignan. Okay guys, ipoporma na natin siya, no? Yarap ko lang. So, dito na natin siya ilalagay. Okay, ito yung 86 at 87. Wala na tayong electrical, naubos. Sabi ganun. Yan. Dito na natin siya pagagapangin. Yan, saktong-sakto na. At itong dalawa, yung papunta sa negative at positive ng battery. Okay, ganyan lang natin siya i-sisiksik. Lipat tayo sa kabila. Ito guys, kung nakikita nyo to, yan, kasi yung aking motorsiklo, meron na siyang busina at may mini driving light pa, no? So, ibig sabihin, nagpagapang na ako ng dalawang wire sa aking battery, no? Ito na yon. So, ito na yung negative at positive. Gagamit na lang tayo ng test light para malaman natin kung alin yung positive at negative, no? So, dito ko na itatap yung gagamitin nating relay. Yan. Diyan ko na rin siya itatap, no? Nasa inyo kung gusto nyo pagapangin yan sa battery, no? Yan, hahabaan nyo lang yung wire. Pero yun sa akin, dito na rin ako mismo kukuha sa mga pinagapang ko dito. Pinagsama-sama ko na yung busina at yung mini driving light, no? Para sa akin guys, ha? Pero kung gusto nyo irekta pa rin sa battery nyo, hahabaan nyo lang ito ng wire para doon sa battery nyo siya itap, no? Kasi nga, kaya ko dito pinag-iisa yan kasi yung aking ginamit na wire ay solid na wire, no? Pag solid na wire na yung ginagamit mo, kahit dito ka na mag-tap sa mga bypass mo na lang dito sa pinagapang mong wire na to, ay pwede na, no? Kakayanin niya kasi nga yung ginamit nating wire ay ibidyote na, kumbaga matigas, no? Okay, dito ko na lang siya ikakasa. Alamin na lang natin mamaya kung alin yung negative at positive. Gamit tayo ng test light para malaman natin. Okay guys, ito na yung wire na pinagapang sa aking battery, no? Itatap ko na yung aking relay, no? So, unahin ko yung number 30 ng relay. At para malaman natin kung ano yung positive at negative dito sa dalawa na yan, kailangan natin guys gumamit ng test light, no? O, yung test light bulb, no? Kung positive ang hahanapin natin, ikiklip lang natin. Yung clip natin guys, ikiklip lang natin sa body. Yan. Clip lang natin dyan sa body. Yan. Kung positive ba hanapin natin, i-body clip lang natin yung test light. Yan. Tapos, kahit hindi mo siya susian, dapat
iilaw yan. Kung positive to, ibig sabihin, iilaw yan. Yan. Umilaw siya, no? Kahit hindi na natin siya sinusiyan kasi nga, nakarekta yan sa battery. Yan. Okay? So, yung number 30, guys, dito ko na siya itatap. Okay, nauna na natin yung positive. Ibig sabihin, yung isa, guys, negative yan, no? So, dyan ko na rin itatap itong number 80, yung 85. Yan. So, yan, guys, nai-organize na natin siya at babalutan ko na lang yun mamaya. So meron na tayong positive at negative, no? Okay, yung number 30 at number 85. Yan na, tinap ko na siya. Okay, balik tayo dun sa taas. Okay, guys, ngayon naman yung dalawang wire naman ang siyang itatap natin, no? Okay, unahin natin yung walang balat, no? Yung walang balat, siya yung 86, no? Pero babaklasin ko na yung kahit. Ay, baklas na pala. Hindi pala ako marunong mag-tornilyo. Okay, kaya natin to binaklas para hanapin yung... Ito yung high and low, no? So, yung mahahanapin natin dyan ay yung pinaka min supply ng high and low, no? Hahanapin natin yung wire. Siya yung gitna. Yung gitnang gitna. Siya yung min supply ng headlight. Okay, tinanggal ko lang yung socket. Yan. Siyempre, guys, kung mag-electrical kayo, gamit kayo ng magandang klaseng electrical, no? Yung Armac, yung original, no? Para... iwas shorted kasi yung local kasi, guys, madali siyang matuyo at bumitaw, no? Okay, lapit natin yung camera. Ito yung pinaka-socket. Saan ba? Sana. Yun. Ito yung pinaka-socket ng high and low, no? Okay. Itong high and low, no? Siya yung yun yung pinaka-socket niya. So, yung kailangan natin diyan, guys, yung yun. Yung kulay dilaw, no? Yung kulay dilaw, siya yung min supply ng headlight, no? Yung high and low. Yung nagsusupply sa high and low. So, kukunin lang natin to at ikakat natin siya. Okay? Mahirap po siya. Wala tayong camera man, no? Yeah. Okay, yan. Pupush lang natin yung ating camera. Ito yung socket ng high and low. At kinat na natin yung min supply, no? So, itong wire na to, guys, iba na siya. Kasi nga, battery operated na yung aking headlight, no? Yan, kinat na natin siya. Yan, kinat na natin. So, next naman natin, yung number... yung number 86, yan. Yung number 86, itatap natin sa min supply, no? Yan, sa min supply. Yan. Ganyan gagawin natin. Yan, ganyan. Iyot nung walang camera, man, ha? Yan, itatap lang natin yan. So, bago natin itap, guys, papaliwanag ko muna sa inyo. Ito yung pinaka min supply. Oo. Yung manggagaling sa ating switch, no? Yan. Siya yun.
Okay, yung number 86 ng relay. Yan, tinap na natin sa main supply, no? Yung pinaka supply ng headlight. Yan. At yung so babalutan na natin 'to. Okay, next natin. Okay, ngayon naman bago natin itap yung 87, balik muna tayo dito sa pinagdugtungan natin kanina na 85, no? Yung sa 85 ng relay, no? Ayan, sa 85 ng relay, meron tayo diyang hindi pa binalutan. Ayan, ito yun. So, gagawin ko naman guys, magtatap ako ng wire, no? Ayan. Magtatap ako ng wire dyan. Tapos, siya namang irerekta ko sa ground ng headlight, no? So, tatap ko muna siya guys. So, yun, naitap na natin. Nakapagdugtong na tayo ng wire sa ating negative. Yan, siya yung negative, no? Dinugtungan ko ulit siya guys kasi nga itong negative wire na to, ikakat ko naman itong itong ano na to. Yan, yung negative ng headlight, ikakat ko naman siya, no? At itatap ko yan dito. Yung papuntang headlight, no? Yan. Okay, puputuli lang natin. So yan guys, ikakat lang natin to. Yan. Tapos ito, babalatan natin at siya naman idudugtong ko dito, no? Yan, kinat na natin yung negative to guys, ha? Kulay green. Depende sa brand, no? Alamin nyo guys kung ano yung negative ng yung motorsiklo, no? Kung Honda, solid green siya. Yan. Siya yung negative. At negative ng headlight. Yan. Pagsasamahin ko lang yan. Okay, ito na yung negative ng ating headlight, no? Yung negative na yan guys, nakarekta yan sa battery at papunta siya ng headlight, no? Yeah, ganun lang kasi ito. Okay, nabalutan na natin. At yung pinagputulan, yan. Yung pinagputulan natin na negative, yun siya, no? So, hayaan nyo na yan, huwag nyo na intindihin. At balutan na lang natin to, sama natin. So, yun guys, nabalutan na natin siya, no? Yan, medyo nabubulo yata ako. Yan, nabulo. Nabalutan na natin siya at na-organize na, no? So, sa pag-wirings guys, kailangan balutan natin ng maganda-ganda upang makaiwas tayo sa mga shorted, no? Yan. At dito na tayo. Gaya ng sabi ko kanina, yung binalatan natin, siya yung 87, no? O siya yung magsusupply sa headlight, no? Yan. Siya yung supply sa headlight. Ibig sabihin guys, pag nag-trigger na yung ating relay, yung nag-trigger na yung 86 at 85, magkakaroon na ng supply itong 87, no? At yung 87, sa pinagputulan natin siya, ilalagay naman, no? Yan, yung papuntang high and low ng headlight. Yan, yan, ganyan lang guys. Tatap natin. Okay. Yan, itap na natin. At babalutan na natin siya ng maayos. Tapos titestin mo. Ngayon naman, balutan na natin yung dapat balutan at pwede na nating ibalik, no? Yan. Siyempre guys, bago natin ibalik lahat, kailangan ayusin natin yung pagkaka-wirings upang mas malinis siya tingnan at maiwasan natin yung pagkaka-shorted ng ating motorsiklo upang hindi tayo masunugan ng motor, no? Yan. I-organize na natin yan at balutan natin yung dapat balutan. Ibalik yung dapat ibalik.
bago natin siya testing. Okay, ngayon naman tetestingin na natin, no? May kabit na natin yung dapat ikabit. Testingin natin. Yan guys, tititigan natin siya, no? At yan na yung ating headlight. Ngayon naman, open na natin yung kanyang signal light. Yan. Okay, nagsisignal light na siya, no? Okay. Nagsisignal light na siya. Tingnan naman natin ngayon yung headlight. So, yung pinagkaiba kanina, guys, no? Pinakita ko yung headlight kanina. So, gawin natin, guys, patay naman natin ngayon yung makina. Open natin yung susi. Oh, galing, di ba? So, nakasignal light yan, guys, ha? Yan. So, titigyan natin mabuti. Nanginginig lang yung aking kamay kasi medyo pasmado na. Yan. Okay. So, guys, kayo na bahala. Maghusga kung may nagsisignal light pa ba yung ating headlight, no? At napansin ko dun sa ating headlight, guys, ay mas malakas siya, no? Mas yung kanyang, yung brightness ng kanyang ilaw, no? So, kanina pa tayo nagsisignal light, pero hindi na tayo nakakakita ng mga kukurap-kurap ngayon, yung parang sasabay-sabay sa ating signal light, no? Yan. Ang galing, ha? So, yun, guys, maraming salamat sa inyong panunood at sa siyempre sa inyong pagtitiwala. At kung nagustuhan nyo yung ating tutorial, yung paglagay ng relay sa ating headlight para maging maganda yung ating headlight, no? Para maging malinaw, no? So, ganun lang kasimple, guys, no? Yan. Binuksan ko lang yung makina, baka tayo maalubatan. So, yan yung ating headlight. At, no, muli, guys, maraming salamat. Please subscribe at pwede mong i-share sa grupo mo yung ating video tutorial, no? Paki-share sa inyong GC, yan, para mas marami pa tayong matulungan. Siyempre, para sa pag-iingat ng ating motorsiklo, no? Yung ating pag-wirings, iwas tanong, pakiusap ko lang na huwag tayong mag-i-skip para mas maintindihan natin kasi na habang ginagawa natin yan, patuloy tayo sa ating pagpapaliwanag para maiwasan na rin natin panay-comment, pag-comment. So, panoorin natin ng buo, guys, yung video para mas maunawaan natin. At dagdag kaalaman na rin, no? Okay, maraming salamat. At God bless you all. Peace.